kami signal dito sa labas. Problema naman kasi man, signal. Dito kami sa labas, nag-internet dahil walang signal sa loob. So eto guys, dito tayo sa loob kasi bawal sa labas yung cellphone. Dito kami sa gitna, yung boy, yan yung hose na papunta nung sa refinery kung nakikita nyo. Yan, yan siya. Tapos meron doon mga bilog, ang tawag dyan, oil spill boom. In case na may mag-leak na langis, yan ang sasalo. Pero ang kargada namin ngayon ay gasolina. Yan, isang barkong gasolina, kung mapupasa yun to, siguro mga 5 taon kang hindi kailangan magkarga. Bumili. Okay guys, so tapos na yung lunch. Kumain na lahat ng mga alaga kong Bulgarian. Oras na parang pahinga. Pahinga tayo ngayon. Mula launa hanggang 2:30. Mabalik tayo mamaya 2:30. Pero ako, babalik ako ng alas 2 kasi gagawa tayo ulit ng French bread para i-stack natin sa freezer. Okay, sige guys. Tapos na yung kalahating araw natin. Survive na. Mamaya naman ulit. 2:30 na ngayon. Ang sabi ko kanina, alas 2 bababa na tayo para mag-start. Kaso lang, napasarap ng tulog. Okay lang. Talagang ganun talaga. Pagod. Tayo bababa. Mag-cure tayo ng yeast para sa gagawin natin French bread ulit. Pang stock natin. Stock natin sa buong 10 araw. For 10 days na gawa. Tapos mag-i-start na tayo mag-oven ng parang gagawa tayo ng burger patty. Okay. Mag-cure tayo ng yeast. Bali, 2 kutsara na yeast. Tapos talagyan natin ng plain lang na warm lukewater. Lukewarm water. Oops, nag-alarm na. I-start ko na rin ang ating mga hot plate. So, yan na muna at ako'y magkakape. Magkakape muna ako guys. Mamaya naman ulit. Pari simple lang itong pag-ano dough.
Kailangan lang natin ng malaking rolling pin. Kalat. Galing sa gitna, pagilid, ha? Tapos, iikot. Ang tray mismo ay iikot. So, itong tool, ha? Gagawin ko itong fresh bread doon sa... Ang timpla pala ng kondo ko ngayon ay pang fresh bread. Sayang ang pagmasa kung para sa pizza lang. Lagyan ko lang ng mga patas-patas. Bale, ito na yung tray. Yan ang ating pizza dough. Square ang ating. Dahil square ang ating tray. Saka para mabilis, isang gawa lang. Para yan sa lahat. Isang gawa na lang yan. Kailangan mong mag-manage ng mga diskarte para bibilis ang iyong trabaho. Ganto butas-butas kasi minsan pag hindi mo ito binatasan ng dough, pag in-open mo na, lumuloko yung ilalim, kaya nilalagyan namin ng butas-butas. Pag lumuloko siya, hindi siya matotoast yung ilalim, kaya totoo naman, kaso hindi pantay ang kulay ba sa ila? Yung iba, akala mo ilaw. Basta lagyan na natin ito ng sauce. Lalagay ko chili sauce na lang. Hanes chili sauce. Kasalagyan ko pa ito ng Tabasco para may kumakang. Tapos pwede rin ketchup lang kung walang chili sauce. Kung ano lang meron dyan sa kusina nyo na kulay pula, pwede yan, ketchup, tomato paste pwede rin.
i-ano nyo lang ng konti yung tomato paste. Haluan nyo lang ng olive oil, konti. O kaya vegetable oil para medyo maging soft. Tapos ipahit nyo na dyan. Opa! Parang ganito. Kakalat lang natin ito. Pizza tray natin na to ay 1 meter by 1 meter ata po. Hindi ko lang sure. Parang 1 yard or 1 yard. Isang yarda. Pero tingin ko 1 meter to eh. Isang metro kwadrado na pizza na tapos salang na natin ang direkta. Itong maganda sa pizza, hindi mo na kailangan palsahin yung dough, kaya good na good sa dito sa atin, trabaho mabilisan. Okay, lagyan ko lang ulit ng oregano, sprinkler natin ng oregano ulit para mag-amoy amoy European na. So, tapos na yung pizza natin. Salang ko na. Mamaya, babalik ako, papakita ko sa inyo yung pagluto na siya. Sige. Guys, ito na pala yung pizza kanina. Ito na yung finish niya. Manipis lang. Okay. This is for vlog. This is for vlog. Yeah, bro, the Filipino Mexicano. Yeah. Bro. Hey, boss. We're in Tuxpan, Mexico. Yes, Tuxpan, Mexico. Tuxpan, Mexico, the people. Very good. Whatever. We're going. Titikman namin ang taco. Taco. Taco Mexican. Taco Mexican original food. Yes. Yeah, man. Yeah. Thank you. Ha? Ito na siya, binigyan kami ng isang slice.
Parang iba yung amoy. Ganyan talaga. Parang may spinach sa loob na ano. May spinach siya. Sa loob, parang. Hindi ko alam kung spinach nga. Tikman yan. Para lang yung, para siyang tinapay na ano, ni-roll na may palaman na kung ano sa loob. Ah, parang seafood. Okay naman. Okay naman. Kaso hindi tayo sanay eh. Tingnan mo, Rete, tingnan mo. Tingnan mo. Mamaya. Iwan ko lang dito. Okay din, makatikim tayo ng local ng ibang bansa na pagkain. Original, hindi yung galing sa restaurant na Pilipino naman yung gumawa. Ito sila mismo gumawa. Local nila. Sabi mo, doon siya kay ano? Turo mo na lang yung bakanting. Tapos na si Dimitar, ito mo siya lagay. Sige guys.